Hey guys, welcome back sa aking channel. Gagawin natin ngayon is mag-change tayo ng stock cooler kasi medyo mataas yung temperature niya kahit naka-idle. Lalong-lalo na kung under workload. For example, nag-render ako ng video and other stuff. So, we'll take a look and see. Yan, so here guys, eto na yung system unit. As you can see, naka-stock cooler tayo sa Ryzen 5 3600X. If we take a look at the Ryzen Master, yan yung idle temps niya. Usually, around 47 to, nakikita ko pa nga 60 degrees Celsius. Nung nagtry akong mag-benchmark using the Cinebench, umabot talaga ng 95 degrees Celsius yung CPU temperature niya. So, hindi talaga maganda yung ganung temperature para sa ating processor kasi yung lifespan ng ating processor is lalong ma-depreciate. For example, up to 10 years baka aabot ng maybe 5 to 7 years estimated, depende kung di tayo mag-change ng cooler. So ito yung napili ko na air cooler, yung Gamax GTE V2. It's an air cooler guys for the AMD processors with AM4 socket. Meron siyang mga specs dito. So link ko na lang guys yung air cooler na to sa description para makita nyo din. At the same time, we'll give this review. Okay, let's open it first. I will take out the stock cooler from Ryzen. Yeah, take out all the peripherals and etc. Pull out the case, then we will start. So guys, quick unboxing muna tayo sa air cooler. Yan, ito yung Deepcool Gamax GTE V2. With 4 heat pipes, color white yung napili natin guys. Nabili ko siya for 1,180 pesos only dun sa Joyo Gaming Hub. So, yan suki na ko dun guys. This air cooler is socket compatible to the Intel and the AMD, especially sa AM4 na socket. Open na natin guys. Oops. So first, ito yung mga mounting brackets, screws, instruction guides kung paano i-mount yung ating air cooler. And whoop. Ito na guys. Okay. Color white. Wow. Kung gusto nyong malaman guys kung kakasya ba to sa unit nyo, yung dimension niya is 129mm by 157.5mm and 77mm including the yan, tong fan. I think ito yung 157.5mm. So check nyo na lang guys sa manual nyo at saka yung manual yung specs ng system unit nyo. Install na natin guys sa system unit. Tatanggalin muna ito yung side panel, then yung other side. Done. So guys, eto na. Tatanggalin muna natin yung stock cooler dun sa motherboard para mamount na natin yung air cooler. Tatanggalin muna natin yung thermal paste. Oh my god, eto yung nangyari. Hindi ko alam guys kung bakit siya natanggal doon sa socket niya. Kung meron namang retention bar dito, retention lever. Oh my god, baka nasira. Hindi naman siguro. Check lang natin mamaya. Whew, wala namang bent guys. Ayan. Whew. Ayan guys, so try kong tinanggal ng sinulid yung processor doon sa mismong stock cooler. Talagang hindi natatanggal. So try natin ngayon ng isang yan, flat screw. Try natin ng iaangat natin yan gamit yung flat screw. So baka gagana. Okay. Good luck. Whew. Ito guys, sige, try natin. Make sure lang natin guys na doon tayo sa metal part ng processor mag-aangat. Try natin ng di talaga sa PCB. Yes. Okay, done. Buti na lang hindi nasira. Pero yung pinagtataka ko talaga guys is bakit na kuha ko yung processor dun sa socket niya kung meron namang latch na nakalock. Siguro hindi naman nasira yung mga pins, hindi naman bent. So, clean na lang natin.
Ayan guys, nalinisan ko na yung mismong processor and made sure na walang bends yung mga actual pins dito. Tatanggi na natin yung side panel para makuha natin to yung bracket dito sa back portion ng motherboard. So, we'll safety this first. Ito na yung back portion ng ating motherboard. So, papalitin natin siya ng ito, yung black. Ilalagay natin dito, tas kakabit natin yung mga screws. Let's do it. Ito yung apat na bolt. Ito yung ilalagay natin sa then dito. So, huwag kayong mag-aalala guys. Meron siyang mga labels dito na AM4. Napasok na natin yung apat na bolts. Yan, dun sa MOBO. Ilalagay natin itong apat na nuts. Nuts with, and I think washers. Oh, yan. So, dun sa loob. Let's go. So, ayan guys. So, washer muna. Ayan. Then, pagkatapos yung apat na nuts. Nakabit ko na yung lahat na nuts, ng nuts. Then, balik na natin yung processor. Then thermal paste. Open it. Sabi nila pea size lang, pea size. Oy. Hop. Then done. So next guys is kakabit natin yung brackets dito sa mismong heatsink. Yan dito. Tas plastic peel tatanggalin, then dun sa processor. Sa bracket guys is merong dalawang length ng bracket. Ito yung mahaba tas yung medyo maikli. So ang gagamitin natin is yung mahaba. So check nyo guys kung kakasya ba dito. Ayan. So kung yung gagamitin mo is yung maliit, talagang hindi iabot guys. Ayan. So oh shit. So guys, so ito yung dalawang screws na ikakabit natin dito. O kinabuhi. Yung last one guys is kailangan mo nang tanggalin yung mismong fan dun sa aluminum fins niya para makabit mo yung screw dito sa yung bracket dito sa fin sa heatsink niya guys kasi di mo maabot yung screws. Just pull this and then the other one is up. ay anong gahi man yan. So next is your bracket then screw. Kung magkakabit kayo nito guys, is huwag muna yung tatanggalin yung plastic peel para di rin ninyo masira yung surface ng copper heatsinks natin. Baka magasgas. I think that's alright na. So, last is yung plastic peel. Tatanggalin natin. Then, put it on the yan, yung mounting screws. By the way guys, it doesn't matter kung paano nyo i-mount yung copper heatsinks, kung nakaganyan ba or nakaganyan. Ang importante, yung fan natin is palabas yung hangin. Then wiggle wiggle. 1, 2, 3. Screw na muna natin. Then push it like that. Yung pangalawa. Alalay lang guys kasi mayroong spring yung nuts na ikakabit. So, natatanggal siya guys. Then, oops! So, in this case guys, wala akong magnetic na screw. So, tansya-tansya lang.
Yan. Then, whoop. Okay. Tight muna natin. Yan. Then, lastly, yung kapila. So, pwede na siyang, nyo na siyang bitawan, guys. Whew. So, tight na natin yung apat na nuts, guys. Crisscross. Okay, para even. Then, dito din. So, wag lang masyadong tight, guys, kasi meron namang spring doon sa nut. Hindi na siya naaalog. Then, finally, yung fan. So, meron siyang arrow dito, guys. Yan. Yan lang yung reference natin para makabit yung fan ng hindi baliktad. I hope this will be easy. Oops. Done. Okay. Snug and fit. Whew. Done. Nakabit ko na yung PWM fan natin tayo sa CPU fan header natin. So, let's put it back on. Lahat ng mga side, lahat ng mga natanggal. Tapos, test natin kung ano yung magiging bagong temperatures niya. Yung idle temps at saka yung temps under workload. Okay. Okay, so eto na, guys. Testing na natin. In 3, 2, 1. Yeah, ayan, guys. Umaandar na siya, guys. Pero check natin yung idle temps niya ngayon. Ayan. Oop. Ayan. So, ayan, guys. Nag-burn test ako ngayon. So, ito yung max temperature niya. Nasa 87 na. Pero, yung RPM ng fans natin is nasa 1781 pa. So, check natin yung anong speed nung fans natin sa bias kung ano yung fan curve. Pero may nagbago naman, guys, kasi yung burn test ako nung una, yung stop cooler pa is umabot na siya ng 95C. Tapos yung exhaust natin is isa lang. So baka factor din yun. Tapos yung ambient temperature namin dito is around 29 degrees Celsius siguro. Kasi malapit kami sa yan, sa bubong. Cinebench R23 yung gamit, guys, for 10 minutes. Na-check din yung spec nung yung stock fan ng Deepcool is nasa 1620 RPMs only yung max RPM. So, check natin naman yung fan curve pag mainit pa rin. O baka yung thermal paste din natin, siguro mas maganda din yung Noctua. But okay naman siya kesa dun sa 95C. So, mamaya, off-check natin yung idle temp. So, ayan, guys. Tapos na akong mag-burn test. Check natin yung max temp. So, after 10 minutes, guys, nag-max temp siya ng 88 degrees Celsius. Tapos ngayon, siguro mainit pa yung processor natin. So, nasa idle speed pa siya ng mga around 52. Ayan, umabot pa nga ng 60. So, yan, guys. So, ngayon, yan lang muna yung video natin. Tapos, gawa din ako ng separate video kung paano po mapababa yung idle temps. Kasi ngayon, umabot pa siya ng mga around 60. So, yan, guys. Maraming salamat sa panonood. Then, hit like and consider subscribing. Thank you, guys. And we'll see you on my next video. Bye!